that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Sabay-sabay po, 14 and 15, ready, go. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. Let's pray, Lord. Ang salamat sa inyong mga salita again, ang pinag-aatala namin sa bawat isa, na willing, Panginoon, na maglingkod sa inyo, Panginoon, pumunta, mag-aral, participate, Panginoon. Salamat po sa success kahapon. I pray for them, Panginoon, sa sumasama dun, Lord, ang church. And mga taga dun din po, Lord, sa JJX, na kayo po rin mamuna sa kanila, matuloy at tumalin yung salita. Gawain niyo, Panginoon. Ngayon naman, kami dito, as we do our ministry, Panginoon, dito, sa dun, sa ibang lugar, sa aming lugar, I pray, Panginoon, makuha namin ang lesson na ito, Lord, na series namin about unity and strife, kung saan, Panginoon, kami naman ay matuto ng mabilis, Panginoon, mag-mature. Maintindihan namin yung value na strength in numbers, kaya sabi nila, Panginoon, na maganda, Panginoon, na mag-united, and therefore, hindi laging kailangan mas marami, but ano yung number na binigay niyo sa amin, Panginoon, mga legitimate members of the church, magkakapatid, ito, magkaroon kami unity, Panginoon, hindi lang sa makitang tao, Lord, hindi lang sa outward appearance. Especially, Panginoon, we have one spirit, Panginoon, sabi niyo, Lord. So, yun lamang po, Lord, kayong malulati again sa aming mga pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakapo po na po. Okay. Magandang umaga sa lahat. Title po nito is Cooperation in Unity. Ito po yung pangatlo na sa ating series about unity and strife. Again, obviously, ang objective natin, magkaroon tayo unity. Salamat kahapon naman, no? May paalala sa ating kahapon, di ba? Yung pala yung gusto kong sabihin kanina, ano ba yung mga data na malaman? Minsan po, kahit yun, parang united tayo, minsan, iba kalat-kalat eh, di ba? So, minsan, sorry kung may pagkukulang ako, siguro iba, hindi na-instruct, iba na-instruct, so hindi pa na-follow-up, hindi pa na-tuluan. So, ganoon naman yan na habang nagpapatuloy tayo sa Panginoon, nade-develop tayo. Amen? Amen. Nakikita ko naman sa inyo, nagkukusa na. Yun, salamat po. At iba ay natututo na rin. Si Christian, gumagaling na rin. Talaga. So, hindi huwag nang palit lagi si DM. Pero, ayan. So, may lugar para sa ating lahat sana. Ano lang, yun, dapat handa lagi tayo. And then, yun, yung pagdating sa unity, tsaka sa ating paglilingkod, kahapon, ayun, si Raven nag-a-observe pa lang yun. Nag-observe, yung tumutulong, ganyan. So, kaya, yun lang tayo, patuloy lang. I mean, kahit mga bata po, huwag kayong, ano, pag alam nyo na kailangan nyo tulong, tulong kayo, utusan nyo, walang problema dyan. Gamitan nyo konting leadership. Okay? Para makompis natin dapat natin gawin. Kaya ito po yung ating series, again, Unity and Strife. Kino-contrast natin. So, obviously, napaka-basic nito, no? Unity. So, kahit anong, kaya nga ginamit ng mga politiko yan, eh, kasi kailangan mag-unite. So, anyway, alala po yung una nating, ano? Yung una natin pong part is yung tinatawag na Unity in Christ. So, actually, pagpapatuloy po ito, no? So, binasa natin sa Ephesians ay kaduk. So, actually, pinakasama rin yan. Okay? Ang sabihin ng unity in Christ, ibig sabihin, pag Kristiyano ka, pag anak ka ng Diyos, meron na agad tayong unity. No? Na in a way, automatic, kasi nga, nasa isang pamilya tayo. Pero again, hindi ibig sabihin nasa pamilya ka, automatic ang magkatrabaho eh. Andun ka, united, unit, pamilya. Okay? Pero minsan, yung iba nga, again, katulad niya siya na minsan, makulit, hindi nakikisa, kasi bata pa eh. So, inaano siya. So, pero may potential kasi anak din siya eh. Sa atin, mga anak ng Diyos, at least ang inaaral natin sa first part, tayo united with Christ, isang pamilya tayo. Inisa-isa po natin mga points natin dyan. And then, yung exhortations to being united, ang dami mga verse dyan na
inuutusan tayo, in-encourage tayo magkaisa. Okay? Ngayon, gusto ko lang sa introduction din, no? So, kaya bakit kahit mga organization, kahit mga politiko, bakit gusto tayo mag-united? Ano yung pagkakaiba natin sa kanila? Pareho lang ba yung mga natin si unity, team unity? Ano yung pagkakaiba natin malaki? Tunay. Tama naman. Pero ano pa? Hindi, minsan united din naman talaga sila eh, in a way. Anong pagkakaibang Tama lahat ang sinasabi niyo. Pero ano yung... Kasi may mga time din na maganda rin maghiwa-hiwalay, di ba? Separate character tayo. Independent Baptist tayo eh. So, ibig sabihin ba, mas maganda na united lahat ng Baptist? United lahat ng nation. Maganda ba yun? Delikado rin, di ba? So, ano yung pagkakaiba nga natin, especially sa unity ng sanlibutan? Ano bang kilala nyo? Yeah, mga basketball, di ba? Talagang ano yan? Train, galing, alam nyo na gagawin nila, may role sila, tama rin naman sa atin yan. Ano yung pagkakaiba natin? Malaki yun ang tanong ko muna bago tayo mag, ano dito? Patuloy. Ayun, sino yung sabi nun? Galing talaga si Doc, ha? Yun ang pagkakaiba. Anong goal mo ba pag basketball? Wala, kumita. Pero united sila. Diba? Okay, nakakita yung united, pasahan, walang buwakawan, diba? So kaya yung basketball, madalas nating illustration lang. Pero kung may talagang dapat mag-unite, kung yung maayos ang goal, tayo yun. I-please ang Diyos. Yun ang goal natin, maligtas yung mga tao. So yung hindi natin pwedeng kumpara lang tayo sa kanila. Yung ibang bagay, kumpara natin sa atin sa kanila. Pero hindi sila papantay sa atin. Amen? Amen. Ang ganda ng ating goal, and therefore, yung unity ngayon, parang isa lang yan sa mga bagay na dapat ma-accomplish natin para mas ma-accomplish yung much greater goal na again, to please God, to honor Him, to glorify Him. And then, together with that, mga catchy phrase ngayon kasi yan eh. Yeah, pero anong sabihin talaga, to serve God, ano nga yung goal pa rin nun? Maligtas yung mga tao, and then, ma-please ang Diyos, mag-glorify siya, tayo naman, pagpalain din sa lupa, especially sa langit, marami tayong rewards. Okay, yan po yan eh. So, yan. Kaya unity in Christ, una, kung di ka ligtas, nako, wala ka pa sa, ano, wala ka pa sa, sabi nga sa game, no? Wala ka pa, wala, hindi ka united kay Christ. Kaya yung inaral natin, tayo ay, united with Christ kung tayo anak ng Diyos, pero marami tayong kailangan gawin. Kaya yung mga ibang bagay, paghihirapan natin yun. Katulad yan sa mga programa, kailangan may may ibang part na iba yung gagawa, pero isa pa rin yung gusto natin yung accomplish. And therefore, wala dapat yung kabalik, next time yung strife, yun yung kabalik, iwasan natin yun. So dapat united, iwasan natin yung pag-aaway, strife or pag-aaway or pagkakagulo-gulo, kalat-kalat. So ano po ba yung ano natin? May mga examples yan, ang dami yan sa Bible. United sila, nanalo sila. And then meron ding prophecy na yung true religion po, actually yan ang isa sa mga makikita mong sign na magandang religion, lalo na sa end times, later, even sa millennium, magkaisa na yung mga lahat halos ng tao, doon mayroon pang mag-rebelde. Yun ang pinaka-goal natin. And then, natapos din natin po yung mga isa sa mga mag... ano yung pangalawa natin? Ano? Unity in Christ. And then, unity as the agent for progress. Kasi kung walang unity, kalat-kalat, may mga andahin na sasayang na oras, ng pera, ng... Even may mga na-accomplish tayo, tapos di naman kayo nag-a-case sa goal pala. Mare, yan nga sa Pilipinas, yung isang presidente, may mga project. Pag next president na, ano na, iba, i-scrap yun. Hindi naman kailangan. No? So, dapat isa kasi yung goal natin, pagpatuloy mo lang kung ano yung ginawa ng iba. Suportahan mo yung ginagawa ng iba. Hindi mo sayangin. Okay, kaya... So, yung unity nakita natin sa second part ay... tinutulungan ma-accomplish yung ating goals, okay? At mag-progress tayo, ibig sabihin, kasi pag wala yan, talagang hirap. Then tapos po tayo nung last time doon naman sa yung pinaka-last point natin doon, yung Jesus prayed for the unity of the church, okay? So John 17
balikan natin bago tayo mag-Ephesians. So, yung point natin doon, of course, kung si Jesus, alam mo yung isipin nagpa-pray ka. Bakit mo pinagpe-pray ang isang bagay? Gusto mong mangyari. Pero kaya mo pinagpe-pray, hinihingi mo sa Diyos kasi hindi naman automatic yun, di ba? Punta tayo sa mga young people na naman, di ba? Kung may pinagpe-pray kang, ano? Anong pinagpe-pray nyo? Love life na naman. Isa yan kasi importante. Pero yan, makatapos. Yun yan, tama naman yan. Kapag sinabi yung pinag-pray mo siya, hindi yon automatic. So, hinihingi mo sa Diyos. Kaya nga pinag-pray, hinihingi mo sa Diyos. E itong sa John 17, ang si Jesus mismo ang nag-pray para tayo mag-united. So, anong dating dapat sa atin nun? So, again, hindi automatic yun, pero yun ang gusto ng Diyos. Kaya niya pinag-pray yun ni Jesus. So, kaya ang effect sa atin natin doon, gusto na niya magtayo ay magkaisa. Ay ba? Magkaisa tayo. Hindi yung ipapahiya natin ng Diyos dahil lang, yun ako makipag-isa dito kasi ganyan eh. Yun ang last point natin last time, okay? And then, kaya ngayon, itong sa Ephesians, ito yung mag-sum up ng atin pong topic sa unity in Christ and then unity as a agent for progress. Ano mo sabi dyan? Sa 14, ano sabi dyan? For He is our peace who had made us both one. Who had made both one. And had broken down a middle wall of partition between us. Sino yun? Actually, sa Diyos yan tsaka sa tao. Pero ganun din sa mga tao. Bawat isa sa atin. Iba sa atin, Bicolano, iba, Bisayan. Hindi lang magkasundo yung ibang mga ano eh. Kahit mga Pilipino, Duterte, asal daw sa Amerika, mali. Pero andun naman yung mga ano nila, mag-anak nila, no? Ano pa? So, pag inalis na yung nagdi-divide sa atin. Kunwari, ito nga, taga San Mateo Montalba, meron ba ang division yan? Ano? Yung ano lang yun, lupa lang, boulder lang yun eh. Pero yung mga magkakapatid, kahit saan ka pa, hindi tayo kailangan labo-labo, lalo tayo mga anak ng Diyos, lalo isang church tayo. So later, mayroon tayong presentation, bawat family, huwag nang pagalingan, ha? Ano lang yun, parang makita lang, ito pala yung anak ni Pastor, ganyan. So yan, dyan din nakikita pag wala unity, hindi nag-practice, ha? Ano lang yun, ha? Nakita natin, lalo si Kuya Jun, logi tayo, ang dami nito eh. Amen? Eh kasi si ano, Len, dadawa na lang kayo. Makakanta ba kayo? Yun. Eh dito yung tumambling, ang gusto. Saglit lang naman, minsan-minsan sa 10 taon, no? Nagbigyan na natin, okay. Kasi ba ako? So yan, so kaya sabi dito, ang Diyos mismo, inalis na yan. Having abolished in his flesh the enmity, naalala nyo kanina sa atin sa James 4:4, no? So ano daw yung pagkakaaway? Obviously, kasalanan, di ba? Pero sabi doon sa James 4:4, yung friendship of this world. So ibig sabihin, ay ating na-explain sa mga kabataan, no, mayroon tayo dito ng isang inaakay na hindi niya mabitawan yung barkada niya eh. Nakakalungkot na ewan, pero kahit yun yung example ko, nasa sa kanya yan, mahirap. Kasi parang siguro, feeling nila pag sa church, parang yan na lang ba pwede kong makausap, ito yung ano ko eh. Hindi naman, pero ito yung dapat priority mo dahil sinabi yan ng Panginoon. Again, kung may tiwala ka sa Panginoon, yun ang ano doon. Pero dito, ang tinutukoy dito, so wala na tayo dapat yung division, lalo na sa Diyos. Kasi though holy siya pa rin, may paggalang tayo sa kanya, pero yung di yung nahihiya tayo at parang yung approach natin sa Diyos, hindi mo alam kung paano mo siya approach. Di ba ganyan yung mga unsaved eh? Hindi na lang paano approach yung Diyos eh, kasi parang may masama ka, ang Diyos ay banal, ikaw yung makasalanan. Eh pagligtas ka, tatay mo siya. Ano nawala doon? Yung ganong klase ng border, no? Pwede kang lumapit sa Diyos. But still, sa ating topic naman, kung tayo pinagkaisa na sa Panginoon, lahat tayo, di ba, parang yun yan, si Raven, dati hindi mo kilala, ngayon, nabaptize, una, naligtas muna, di kapatid mo na sa Panginoon, eh, nabaptize pa, so, kapatid mo lang, hindi mo lang kapatid sa Panginoon, kapatid mo pa sa church, ibig sabihin, ka-member eh. So, ngayon, walang dahilan para
hindi tayo magkasundo at hindi tayo magkaisa. Diba? Walang dahilan na. Yun ang gusto ko lang sabihin dito. Yan ang last point sa first and second part. Okay? Ang Diyos na mismo nag-alis ng ating separation, edi dapat, yung topic natin ngayon, cooperation na. Wala nang ano, magkaisa na tayo. Okay? Wala nang dahilan para hindi tayo magkaisa. Especially sa gawain ng church. Ngayon, may iba talagang goal na iba. Iba naman, ganito ginagawa. Mali rin eh. Pagkakasama sa church, gusto i-recruit lahat sa church. Gusto lahat tayo, isang church tayo, magkaisa tayo ha. Pero sa kanyang programa, mali rin yun. Ako, wala tayong rari. Nagtayo ng business to. Kailangan tulungan natin yun ha. Kailangan, gano'ng kailangan. Volunteer pa rin yun, yung mga ganong bagay. Pero pag gawain ng Diyos, malinaw naman yan. Ang goal natin dito, hindi naman makaka... Alam mo na, makakasira sa personal life mo, even sa, di ba? Talagang tulong-tulong tayo dyan. Kaya ngayon, yung iba, kung nari, walang time ng ibang araw, pwede ka na makipag-isa in a way na makakatulong ka pa rin sa ibang araw naman. Mga ganun ba? Kaya punta tayo sa ating topic ngayon, okay, hanggang hapon na naman to. Cooperation. Okay? Kaya cooperation in unity. Basahin ko sana yung Nehemiah. Alam niyo po ba yung Nehemiah? Kwento ko na lang. Ang maganda sa kwento sa Nehemiah, again, yun po yung time na sila ay na-divide, nasakop, nagapi, and then in-exile sila. Nasakop sila. Diba, ginawa kung ano yung gusto sa kanila. Ginawa sa kanila, naghiwalay sila eh. Ginawa sila alipin sa another place, sa Babylon. Later, nanalo yung mga Medo-Persian. And then, dumating sa panahon ng Panginoon, kinausap si King Cyrus, at binigyan sila ng option na bumalik kung gusto nila. Marami bumalik. At ang maganda doon, hindi lang sila basta bumalik, binayaran pa, tinulungan sila. Gusto nyo buuin yung temple, si Nehemiah naman, ang ano dito, yung wall. Okay? Sa city, kailangan nila noon protection sa kanila. So, ano nangyari dito? Kwento ko na lang, nagkaisa sila. Okay? Dahil magaling din yung leader nila, tsaka pinapisay ng Panginoon yun. Kayo magbabalik, hindi madali na buuin muli yung dating nabuo na nasira, di ba? Parang tayo, relationship nyo, tandaan nyo. Ayun, may nasirang relationship, gaano ba kadaling i-build up ulit yan? Depende sa kasalanan, depende kung paano nyo i-build yan. Okay? Kaya si Bud, may mga kwento eh. So kaya, maganda, maligtas din yun eh. Lahat yan, maligtas mga mag-anakan natin, yun yung first step dyan. So again, ito yung Michael Lam na ewan, pero kung sumunod din siya, nagtiwala rin sa Panginoon, di ba? Walang imposible, amen? So, yun po, tunoy ko na sa Nehemiah. So, nangyari nun, napakahirap, wala silang pera, kaso may nag-provide. Nabasa na yung Nehemiah, mamangha ka kasi yung hari dun, ay, sa palibasa, napakayaman. Nakiusap si Nehemiah, ba? Pinahintuluto na siya na mag-build doon, binayaran niya, paano kailangan niya dyan? Ayan ba? O, sige, ito. Yan na, binigyan ng cheque ng ano man yan. Kumuha na siya. Yan, bandang huli. Pero hindi pa rin madali kasi nagkaroon sila ng kalaban doon, yung mga ibang taga doon na wala simpatsya sa kanya, mas may simpatsya sa ibang lugar, okay, ibang tao. Kinalaban sila, maraming times, nasubok sila. Pero bandang huli, ano nangyari? Sino nakakalala kung ilang days nila ginawa yun? Malala ko 54 o 59. So, ang bilis lang. Kasi nagkaisa sila. Alam nyo naman si Nehemiah, nag-live lang eh. Alam ka naman forever siya doon. O di, binilangan siya. Kailangan matayo na agad to. May kalaban. Yun ang gugulo. Dinil nila yon. And then sila ay nagkaisa. At sila ay, kaya po yung kwento ni Nehemiah talagang kahit mga churches lagi yung binabanggit. No? Kaya ang sikat na ano dun is yung rise up and build. Yung sabi niya eh. Rise up. Ibig sabihin, hindi tayo tatamad-tamad. Hindi tayo, ayoko na, ganyan na tayo. Hindi tayo ulit mabuo. So, nabuo po yun. At sa time na namalakay, at least, nabuo yung temple at least. Okay, so, positive din. So, okay, kung di nyo pa nabasa yun, ganda mong kwento nang masaya nyo. So, another point, gusto natin sabihin, ay napaka-essential nga to success ng unity. At kasi kaya nga event sa mga yan, sa basketball at sa mga companies kahit saan. Yan po inaaral at ina-apply, okay? So next,
So bakit importante yung unity, especially yung cooperation? Bakit? Sino dito ang, di ba, basahin mo natin sa Exodus. Alam niyo na ba yung kwento ni Moses at yung nag-ano sa kanya, kasi ang general si Joshua. Ang alam ko kalaban nila ito Amalekites eh. Tingnan natin. Yung tinataas yung kamay ni Moses. Sino yung nagtaas? Ayun na pala nalagay. Si Aaron and Hur. Si Hur, hindi masyadong sikat to, pero alam ko ito yung tatay ni Caleb eh. Tama ba? Parang, no? Anyway, dito siya kilala si Hur. Kasi hindi masyadong kilala. Pero siyempre si Joshua, alalay din ni Moses siya. Pero siya nag-lead sa army. So, ang kwento dito, hindi naman sa lahat ng battle ganito. Pero hindi ko alam bakit sa specific battle ito. Ayan, Amalek nga, no? Bakit kailangan daw itaas yung kamay ni Moses? Ba't ganun? Ang kwento is, pag tinaas, nakataas yung kamay ni Moses, hawak yung kanyang rod, aba, nananalo yung sina Joshua, yung Israel. Yung problema, ano, nangangalay. Aganyan ka lang, eh, buti kung mabilis. Aganyan siya, nananalo sila. Eh, kaya sa pakibasa nga po, ready, go. Isa sa alam nyo ba sa mag-gera, hindi yan mabilis. Amen? So, yung modern day application. Ang modern day example natin yan, Ukraine nga, di ba? So, kala ni Putin, ilang linggo lang. Dalawang linggo, suko na to. Hindi nila pinaghandaan, eh, matapang pala daw. Nakasinuportahan ng ano, aba, ilang taon na ngayon? Isa't kalahating taon na. Kailan, ito, bracket-bracket na yun. Ito, ganyan na lang eh. Kaya na yun, sino ba dito nagbabarbel? Sino nasubukan niya yan? Ako, nasubukan ko yan eh. So, pag sa chest, kaya ko hanggang ano eh. Hindi ako nag-iayabang. Naalala ko lang is, ano eh, kahit 2020. Hindi ako nagkakamali ha, nababuhat ko yan. At least ilang ganyan. Pero pag ganyan pala, ang hirap. Parang 10-10 lang, hirap na ako eh. Kasi hindi mo madalas ginagawa unless kargador ka, di ba? Ang hirap dito. Anyway, yun nga, si Moses, di ko alam bakit gano'n, no? Yung ginawa ng Panginoon dito. So, pag siya inakat, ganyan, nananalo sila. Ngayon, so parang, kung titingnan niyo yung kwento na to, parang nakasalalay kay Moses lahat, di ba? Kasi, taas mo lang eh, panalo tayo. Kasi nga, nangihina. So, what happened? Tinulungan ngayon siya ng kanya mga kaibigan, Aaron and Hur. So, eh, mahirap din si Moses, matanda na. Pero, may lakas pa siya. Pero, again, ang hirap itaas yung kamay mo ng for how many minutes, di ba? Lalo ng oras. So, what happened? Binigyan siya ng upuan. Tinulungan yung kamay. Panalo sila ngayon. So, anong lesson dito? Kanina ko pa sinasabi. Ba't importante yung unity? Kasi hindi mo kayang ikaw lang. Amen? Kasi hindi itong magaling, yung sobrang galing mo, hindi mo kailangan ibang tao. Diba? Meron ba? Si Pastor, may kwento siya dating gano'n kasi, bilis din mo gano'n si Pastor, kaya, bilis, mag-pick up, ganyan. Kaya, may time daw na sabi niya, gusto ko, ako nalang gagawa lahat, kaya ko naman eh. Kaso nga, pag tumatanda ka, or dumadami yung minister, hindi mo kaya. Amen? So, yun ang totoo. Kaya, balik tayo sa atin sa bakit kailangan unity. May goal tayo maganda, problema, hindi natin kaya mag-isa. Yan, kailangan natin unity. Eh, paano nga yan, Pastor? Eh, sa experience ko, pag nagsalita ako, di ako pinapakinggan. Ay, yun nga ano eh. Lahat naman tayo mararanasan yan, di ba? Sino nung nag-lead ko na sa school, kahit sa school. Yung una kong, hindi ko makakalimutan kasi nung pag-estudyante ka, sunod-sunod ka lang eh. Pero dating yung time, kailangan nyo mag-unite. Sino leader? Binigyan kayo, in-appoint kayo ng, okay, magkakagrupo kayo, apat. O sige, di grupo daw eh. Ngayon, pag ano, tititigan na lang kayo. Unless may mag-umpisa, di ba? O sabi ni Mang Sir, ganyan gawin natin. Yan.
Yan yung lead. So, hindi madali. Bakit? Kasi pag nagsalita ka, kukontahin ka. Ayaw naman nila mag-lead. Tapos ikaw. So, yun ang mahirap na trabaho ng leader. Pag-isahin yung mga tao. And then, ma-accomplish yung common goal. Okay? So, yan ang una nating point dito. Ba't kailangan ng cooperation at unity to sustain us in times of weakness? Meron mga weak points, may mga weak sabi natin magaling ka sa ibang bagay, hindi ka magaling sa ganito, kaya anong gagawin mo? Eh, may magaling pala dyan. I-ano mo lang. Patulong ka, pwedeng ganon. At sa case ni Moses nga, tinulungan siya na itaas at hindi niya nangalay. Okay, next point. Nagkaka-relate po ito eh. Judges. Okay, so itong Judges 20, tama ba yung last chapter na? Hindi pa. Second to the last chapter, ito yung sinong kalaban nila dito? Ang problema, kalaban nila dito, Benjamin, isa sa mga tribe. So, ito yung mga kwento ng bakla eh, di ba? Judges 19. Eh, sa Judges 20, eh, loko-loko nga, gusto nilang patayin. Problema, nagagaling din. Eh, gusto nila matalo. Eh, kung matalo man nila, marami rin mamatay sa kanila. Kaya nangyari po dito, ilang beses to eh. Pag binasa nyo to, talo sila. Talo, talo. Tapos tinanong sa Diyos, Lord, tutuloy pa ba kami? Sabi ng Diyos, tuloy kayo. Ayan. Eh, sabi lang dito, pakibasa po, ready, go. Okay, so marami sa kwento sa Bible na nagkaisa naman sila. Pero maganda kasi yung term dito. Sabi dyan, knit together. Alam niyo yung knit? Ano ba yung knit? Tinahe, di ba? Ano ba? Knitting yun, di ba? Ayan. Sigurado ko lang po. To form by interlacing yarn. Tama yung ginagano, no? So, maraming tao yan. Sabi natin, thousands yan. Madalas, diba? Pag armies, kadami yan. Pero, importante yung united. So, kahit po saan yan. Again, basketball yan. Lahat kayo magagaling. Ibig sabihin, panalo agad ba kayo? Hindi lagi. Pag napagkaisan kayo, maganda yung kanilang unity, kanilang coordination. Tapos kayo, kalat-kalat. Ipasa mo sa akin, hindi, ako makushoot eh. Wala, eh, pagod na ako. Ano yun? So, kaya ang point natin dito, nabigit ko na, di ba? Kailangan tayong magkaisa dahil ito ang magbibigay sa... Ano nangyari sa kanya dito? Nanalo po sila. Okay? Actually, umpisa pa lang pala to, no? Yan, umpisa pala. Ito pa yung inano sa kanila. Yung alam nyo na yung ginawa sa Judges, di ba? Pinutol-putol yung katawan nung biniktima ng mga bakla, kinalat sa on Israel. So, naintindihan nila yung message. So, walang niya itong mga, ano ba itong ginawa nito? O, sige, kahit katribo natin yan, ubusin natin. Munti ka nga maubos. So, kaya, yun yun. Kaya nagkaroon sila ng pagkakaisa kasi nagkakaisa sila sa isang goal. Yun yun. At ang sabi dito, ito. Yan, o. Accord, that they may do when they come to Gibeah of Benjamin according to all the folly that they have wrought in Israel. So gusto nilang turuan ng leksyon yung mga Benjamite, na again, hindi lahat bakla yun, kaso yung mga bakla ayaw nila i-give up. Sabi lang nila, patayin natin itong mga baklang to, mga reprobate na to. Hindi nila ginive up, so sana wala lang gera eh. Kaya ganyan po tayo minsan eh. Nabanggit ko last time dito sa ano, kunwari, sample ko lang si Jamie. Kaya tinanong ko rin si Liban. Hindi sigurado ko lang ba? Kahit si Jamie yan. Nag-ano yan? Tiwalag ko. Aalis ba kayo sa church? Maganda yung sagot ng mag-asawa. Hindi raw, bahala siya. Ayan. Ibig sabihin,
may unity tayo sa isang goal na maayos. So, imagine nyo kung pinotektahan nila si Jamie. Alis na kami! Nangyari po yan sa ano, ganun sabihin. Pero nangyari sa akin po yan. Napasama yung church, medyo, napasama rin sila. Kasi sinakyan nila yung kalokohan, salit na tinuruan nila na disiplina para magtino. Lalong nagkawatak-watak, umalis sa church, pumunta sa walang kwentang church. Pangit. So, yun ang ginawa ng Benjamin. Kaya ngayon, ubos sila, halos talagang ubos sila. Wala yung kwento dito. So, pero again, balik tayo sa ano nagkaisa dito, yung 11 tribes against sa wickedness ng Benjamin, and then nanalo sila. Bukod sa marami sila, yan ang umpisa kasi talo sila. Okay? So, number one, unity, cooperation, it sustains us in times of weakness. Pangalawa, it gives success to the battle. At gusto natin bigyan ng diin yung ang tag doon, knit together. Ganyan po ang unity. Pag ikaw ba nag-unit, pag nag-unite tayo, ano nga rin, ito. Ano yung madalas na ano dyan, yung mga games tayo dyan, yung tag dyan? Ano yung nagaganyan? Alimutan ko, tao may ganun eh. May tawag doon yung basta yung nagaganyanan sila. Basic, kapit basic yan. Football yung pag-halangan niya. Pero hindi, may mga games yung mga batang ganun, nakalimutan ko. So, mangyari, right on, magkakaganyan kayo, tapos ano nangyari, yung isa ay mahina. Kapit basic. Pero may isa pa eh. Anyway. So, pag isang, parang ganun nata. Nangutang ko. Kwak-kwak. Ano ba ako? Sorry, nawala ako. Sino yan? Okay. Ba ako napunta doon? Sa? Needed. Very good. Salamat. So, pag yun na, kahit dun sa, yun, sa football na lang, alam nyo ba yun? Yung i-go-goal niya, papasok yun sa goal, tapos may haharang. Kasi pag magaling talaga yung sisipa, nung mo-curve yan eh. Anyway, dapat pag nagganyan kayo, dapat walang butas, di ba? Kasi susuot dun yung bola eh. So, ganun tayo dapat. At kailangan natin ang bawat isa doon. Kasi pag yung isa, tatamad-tamad, bumitaw, wala na. Hindi tayo mananalo. Okay? So, knit together. Ganun ang unity. Magkakaduksong. Nagdadama yan. Yan ang sabihin nun eh. Pag nasira yung isa, kahit matibay tayo doon, wala na. Sira na. So, hindi dapat ganun. Okay? Next, ito naman. Sa 1 Samuel. Sana alam niyo na yung kwento, ang ganda nito eh. Ito yung sino yung kaibigan ni David? Jonathan. Sino mas matapang? Si Jonathan o si David? Pareho, di ba? Pero itong ginawa ni Jonathan, napakatindi, di ba? Sige, pakibasa niyo po. Ready, go. And Jonathan said to the young man that bare his armor, "Come, and let us go over unto the garrison of this uncircumcised, believing that the Lord will work for us, for there is no restraint to the Lord to save by many or by few." And his armor bearer said unto him, "Do all that is in thy heart, turn thee. Behold, I am with thee according to thy heart." Yun. So, ganito yan. Ewan ko naman ito si Jonathan, bukod sa matapang, may diskarte kasi ganyan po sa gear eh. Pag may alam mo hindi gumagana yung ano nyo, strategy yung nag-iisip. So naisip ni, ano, parang gabi ito eh, di ba? So ganyan po yung mga gear, minsan may pahinga din. Hindi na, ganyan ito gawin natin, sugurin natin, tayong dalawa lang. Tama ba yun? Ay, may mga discounting ganun nga. Pero ang point kasi natin sa unity, kung tumanggi yung kanyang armor bearer,
ano mangyayari? Malamang sa hindi, tatama rin na rin siya, takot na rin siya, alam mo mag-isa siya. Kaya ang point natin dito, ano nangyayari pag may cooperation, unity, tumatapang ka. Okay? It emboldens people. Parang si Joshua and Caleb, kasi nangyayari din sila doon kasi takot yung sampo, sila dalawa lang. Pero ito, kung alam niyo yung kwento nito, ang ganda, nanalo sila eh. Sala, dalawa lang, pinatay nila ilan? Alam ko, 20. 25? 20, di ba? Kaya mo ba yun? Dalawa lang kayo, 20. So, ibig sabihin, isang tao, 10. Bira, hindi ng pelikula tong kung Hollywood to, hindi lang. Ito totoo to eh. Ay, saan ba yun? Basta lang ko 20. Ayan, ito na nga. At the first slaughter. Ayan. So, ano nangyari? Ang kwento po dito, nung napatay na nila ito, nagkakagulo na siya. May takot na yun. So, sa gano'ng kagaling to? Kaya nga, nag-signal sila doon sa kanilang troops. Oh, ang dami napatay nila doon. Sumugod. So, ang nangyari doon, panalo po sila. Okay? Kaya yan po yan, ang unity, cooperation. Minsan pag hindi mo alam gagawin mo, may sinasabi siya, may sinasuggest siya, mahal ng tama naman, sige, makaisa tayo. Hindi yung, ang goal mo, magkalat-kalat kayo, okay? So, emboldens people, and then, parang kanina naman, ang resulta po niyan ay success din sa maraming pagkakataon. Okay, and then, another kwento. Ang dami nating kwento sa Bible, eh, no? 2 Kings, ito, medyo isolated ano po ito, kwento ng mga prophets, pero nasa Bible to eh. Ang sikat dito, yung ano, Acts na lumutang, alam niyo ba yung kwento? Okay, basa po, ready, go. And the sons of the prophets said unto Elisha, Behold, now the place where we will live is too sweet for us. Hmm. Let us go, we pray thee, unto Jordan, and take thence every man of him, and let us make us a place there where we may dwell. And he answered, Go ye. And what said, Be content, I pray thee, and go with thy servants. And he answered, Ayan. So, ano kwento dyan? So, ganito nga yan. Parang tayo ngayon, nasikip na natin, di ba? So, mas okay na sa atin to, parang hindi tayo gumastos, pero hindi, nasikip natin. So, ngayon, alam nating mahirap ang gagawin nila dito. Magpuputol lang naman sila ng puno sa kasi nagagawa ng lugar. Hindi madali, di ba? Minsan, iba sa atin, ang gusto ay mag-relax lang kung anong meron nyo na. So, pero, ano problema doon? Siyempre, hindi nyo ma-accomplish, hindi nyo ma-improve. Kaya ito yung point dito eh. Pwede naman kayong di mag-unite kasi contento ko na kayo kung nasan tayo. Diba? Pero, may unity, yung isang bagay na mahirap, pwedeng maging madali. Kasi nagkaisa sa labad ng huli, kaya, pero hindi ko makakalimutan dito yung lumutang yung axe eh. Ano po yung miracle yun ni Elisha, okay? Anyway, wala tayo doon. Okay, so unity, anong ginagawa ng cooperation in unity? Nanalo, tumatapang yung mga karinig. At pag alam niya na may kasama siya, matapang siya. Ganun din dito, yung condition nyo currently, pag may nagkakaisa kayo, actually naisip ko na yan eh, masikip nga natin eh. Naisip ko na rin, ay may nag-lead, may nag-suggest. O sige, gawin na nga natin. So, ganyan po tayo ngayon. Ako, minsan, ano ko lang, sinasuggest ko lang. Talagang wala, wala. Pero minsan, pag kayo nakikinig, nakikiisa sa goal, makakatulong kayo. Amen? Suggest nyo, baka may alam kayo na mas mabuti, discarte, kung ano man yan. So, Luwini, kung napansin nyo, ganun ang style natin dito. Kasi inuuna ang kaibigan nyo, inuuna natin. Kasi, para sa atin din yung para sa inyo. Kung kayo, nakapalibutan kayo ng mga ligtas, yung mga kaibigan nyo ligtas, makapabuti kayo. Ganun din yung church. Mas mabilis na, mas malaki yung chance na na-incorporate sila dito rin kasi kaibigan nyo na eh. Nakita nyo ba yun? So, kailangan magkaisa para ma-improve kung ano yung current nating sitwasyon, condition. Pag nagkaisa tayo, tayo mag-improve.
Okay, another point. First Chronicles. Sinong bida sa First Chronicles? Si David. Okay, di ba? So, equivalent yan ng First and Second Samuel. So, ano nangyari doon sa kwento ni David? Of course, natapos ko lang sa Samuel, no? Sa aking devotion. What happened there is, ganito. Ang unang hari before si David ay sino? Si Saul. Ngayon, itong mga mayor natin, presidente natin, kung may kapangyarihan lang sila, hindi nabibitaw po yan eh, sa kapangyarihan. Alam niyo ba yun? Kasi komportable, malakas sila, kapagpayaman sila. Pero salamat sa constitution natin, kailangan ay nag-rotate yan para hindi isang tao ang nag-rule. Anyway, sa panahon ni Saul, habang buhay siya, siya yung hari. Ganun yan eh. Diba? So, pero nangyari doon is nireject siya ng Diyos. May dalawang kasalanan siyang ginawa na specifically, ano yung una? Nag-offer lang siya ng hindi niya dati offer, hindi naman siya priest. Hari lang naman siya. So, inunahan niya. And then, yung next is yung pinapatay sa kanya yung mga Amalekites din yun eh. Pinaubos sa kanya, hindi niya inubos. Nagdahilan pa siya. Sinave niya yung mga ibang cattle. And then, hindi niya pinatay yung hari. Si Samuel pa yung pumatay. But anyway, ang hirap mo ng ganyan, di ba? Walang unity. Kaya kahit tayo sa US, di ba, nung alam niyo yung nangyari dyan nung last nilang presidential election, eh, dinaya daw. Maraming naniniwala doon kasi nga, parang sa atin, ganyan, dayaan naman yan eh. So ngayon, paano mag-heal yung nation kung wala silang pagkakaisa? Botohan ulit tayo! Yung hirap na naman nun, no? Dito, nagdayaan din daw, ewan ko. So walang, pag hindi kayo nagkaisa na, sige, tanggapin na nga natin to. Diba? Ito, nangyari to, namatay na si Saul. O sinong next na hari? According sa sanlibutan, anak niya. Kaya ang naghari dito, si Abner, kinuha yung anak ni Saul. Sino yun? Ish-Boshet. So, ilang taon ba yung nag-reign? Parang hindi nga taon eh. But anyway, hindi legit yun. Kasi nga, ayaw ng Diyos ng ganun. Tsaka, nung panahon na yun, alam niyo naman na in-anoint na si David kahit hindi gusto ni Saul. Ganyan po kasi nagko-conflict po yung paraan ng Diyos, paraan ng sanlibutan. Sanlibutan, basta dapat anak ko, yun ang hari. Next. Ang Diyos, gusto niya yung siya nga, actually dapat ang hari, sabi niya, di ba? Kaso, siya yung namimili. So, anyway, ibang tao alam yun. Iba, kahit si Saul, alam niya yun eh. Alam niya yung kwento, dalawang beses. Sabi niya, talaga alam ko, may hari ka eh. Pero hindi pa siya bumibitaw. So, ang gusto kong sabihin dito, pag may mga ganitong klase ng ang hirap magdesisyon, lalo para sa mga nakakarami. Ano ba yung nakakabuti para sa atin ngayon? Diba? Sa mga churches, ganyan siya minsan ang problema. Nako, politika rin minsan. Kasi pag yun nga, pag sino yung next na pasto, ganyan. Eh pag mayaman yung ano, nako, puro politiko na doon. Ano na, pinagnanasaan na yung property, ganyan-ganyan. So, kanya-kanyang discarte na yung kasi gusto niya, nangangarap siya yung next. Kala niya, anong madali or what. Eh, lalo dito. Kasi ano to eh. Alam niyo naman ang hari, di ba, nung panahon nila. So, lalo nung naalala ko yung panahon ni Solomon, yun talagang grabe. Kasi dami niyang asawa, walang makapalag sa kanya. Siya yung hari. Ganda ng temple, ang ganda rin ng bahay niya. So, but anyway, ang hirap mag-decide para sa kabutihan ng karami pag wala kayong pagkakaisa. Kaya nangyari dito, matay na si Saul, anong gagawin natin? Makibasa po, ready? Go! All these men of war that would keep from came with a perfect heart to Hebron to make David king over all Israel and
all the rest also of Israel were of one heart to make David. Yo, nasaan yung cooperation and unity dyan? Di ba ganito nga yan? Yung iba po dyan, hindi gusto kay David. Kung alam niyo yung kwento. Hari na nga siya, di ba? Pinagkudita pa siya ng anak niya. Ba't may masumama doon sa anak niya? Yun ang tanong. Kasi ganyan po yan kahit sa ang lugar, kahit sa atin dito. May mga hindi kontento, iba yung idea, ayaw sa'yo, ayaw sa leader. So what they do, hindi sila nakikipag-isa. At ang nangyari nga dito, yun nga, nahiwalay halo siya yung Judah sa the rest, lalo yung Benjamin, kasi yung, ano eh, yun yung incumbent nun, si Saul. Okay, si Abner naman, magaling na general din. Siya yung nag-ano, pinilit niya. Pero later, nakipaggawa siya ng peace kay David, diba? Kaya, na-bring yung lahat ng tribes kay David later. Kaya ito po yung tagpo na yun, no? Kaya sabi dyan, tsaka isa pa yung binabanggit ko last time sa inyo, sino ba dapat bumoboto? Diba? Kaya sa dati, yung mga babae, hindi bumoboto. Tapos, hindi lang, hindi dapat. Ito sabi dito, hindi naman lahat, eh. Yung that could keep rank. Ibig sabihin, ito yung may mga sinabi rin, may mga kayang gawin. Ibig sabihin, malakas. Ibig sabihin, may silbi ba? Sila yung nagbotohan. At ang maganda dito, came together. Okay? So magkaisa na tayo. Alam natin, pag nagkagulo tayo, tayo-tayo, magpapatayan eh. Alam nila yan kasi nga, ganun nangyari dyan. Nung, dito kasi ako sa Samuel, pero tingnan ko kung ano tong tagpo na to, ha. Ah, ito na nga yung nagkaisa na sila. Kasi nung una po, nung namatay si Saul, hindi naman agad si David ang hari. Nga, si Ishbosheth. And then, sino, pipilian pa yan, nagpatayan pa yan si Abner at si Joab. Diba, naglaro tayo. Simple lang, nagpapatayan na. Yung kwento dyan, eh. Kasi nga, ito yung grupo natin, Benjamin style, tsaka Makasol. Yan, Makasol, Makadavid. Ganyan yan, eh. Makadavid, Makasol. Patayan tayo, namatay dun si Asahel. Kapatid ni Joab. So, bandang uli, lalong nagkagulo kasi pinatay mo yung kapatid ko eh. So, pero gusto ko lang sabihin dito, nung time na to, salamat at nagkaisa sila. Kahit pa mahirap para sa mga Benjamites at sa ibang tribes, sino ba yan si David na yan? Bakit siya yung kailangan maghari? Bandang uli, sila yung nagkaisa. So, yung point natin dito, anong dapat natin gawin? Magkaisa tayo. At sabi dyan, with a perfect heart. Ibig sabihin, huwag ka na mag-isip ng pang sarili mo lang. Amen? Tulad niya, kung sinong politiko tayo, mga bata pa tayo, mapanig-panig na tayo, tapos kahit, pansinin mo pag politiko, pag politika, pag election, I mean, kahit magkakapatid, kahit magkaka, di ba? Magkakasiraan yan, kaya sa church, iniwasan natin yan, eh, pare-pare sa bagay tayo, hindi nga tayo naniniwala dyan, kaya magkaisa rin tayo, di ba? Kaya kailangan bumoto, kung bumoto ka, bahala ka. Eh, huwag natin pag-usapan sa church. Amen? Parang may naasal sa akin dyan kasi binanggit ko si Duterte. Ang dami doon maka Duterte. Eh, hindi ko naman sinabing sino makalaman ni Duterte nun. Si Rojas ba yun? Kung sino man yun. Hindi ko sinabing Rojas bumoto. Hindi nga na bumoto eh. Ang pakailam dyan. Pero nung binanata ko si Duterte, gusto ko lang sabihin, huwag tayong magtiwala dyan. Hindi yun dito ka sa kabila. Okay? Nililaw ko lang yun. So, pero kaya, kapag kailangan natin magkaroon ng unity, kung andyan na yan, magkaisa na tayo. Okay? Dahil lang iniisip naman natin yung sarili-sarili natin pakanan, at saka alam din natin, especially mga Kristiyano, church, ito yung importante sa atin, gawain ng Diyos. Kung may nagkakagulo sa labas, nag-uunahan sila sa anong kapangyarihan, kung ano man yan, hindi yun ganun kabigat sa atin. Okay? Kung may influensya natin sila sa tama, so be it. Pero kung hindi, nakapag-isa na rin tayo. Kasi, hindi naman ganun big deal sa atin yan. Okay? So, naintindihan nyo ba yun? So, sa atin ngayon, sa church, nangyayari yan. Example, isa, gusto, ano dapat gagawin natin? Ito yung ulam dapat. Ito yung programa dapat. May mga pagkakataon na, ano, ito dapat yung kanta, ito dapat yung, ano, programa. Mababaw pa yan. Ito yung soul winning dapat. Dapat. May doktrina. Hindi natin babaguhin yan. Pero yung mga bagay na ang tawag dito, hindi ganun importante. Pwede tayong magbigayan. At dapat tayong magbigayan. Amen? Hindi yung una, sinunod yung suggestion niya. Sige, bahala na kayo dyan. Yan ang gusto nyo, di ba? Nangyayari pa yan. Ang sakit sa ano yan.
Eh, wala eh. Kung yun ang ano, bandang uli, si pastor magde-decide niya. Di kalaban si pastor, di kalaban ng Diyos. Ayusin natin yung attitude natin. Amen? Magkaisa tayo, mag-cooperate. Yun ang isa yung cooperation eh. Ito yung operation natin ngayon. Ito yung goal, ito yung method. O, ito yung napiling method eh. Maraming pwedeng iba ngayon na pagkasunduan ito. Anong gagawin mo? Makiisa ka na dun. Naintindihan niyo ba yan? Okay, yan po yan. Para walang away. Kaya yun po nangyari dito. Alam niyo yung kwento dito. Bandang huli. Salamat sa pa. Eh, siya naman yung ina-point. Ito ba yung gusto kong point dito, no? Si, bakit si David? Kasi alam natin sa kwento dito, siya yung ina-point eh. Siya yung ano, in-anoint ng prophet ng Diyos. So, yung iba dyan, yun niya, si Ishbosheth, gusto nila kasi anak ni Saul. So, what? Ang dami anak ni Saul. Eh, bakit siya? Yan ang tanong. Kasi iba, namatay na rin. Pero, kung sino yung in-appoint ng Diyos, doon tayo dapat. Okay, kaya balik tayo sa atin. Kung sino dapat yung, ano, kung sino, ano yung leadership nyo, nari sa soul winning, ano yung programa, sino yung next na pastor, for example, hindi yan actually, ano eh, paano yung pastor? Dapat i-anoint ng pupula ng pupeta eh. Still, kahit na, namatay yung pastor, kahit kayo-kayo na natira, hayaan nyo yung Diyos na mag-lead. Then, kailangan ng pastor, eh, hayaan nyo kung sino yung itatayo ng Diyos. Siguraduhin yung ganun. Kasi yun nga nangyayari dyan, pinipilit eh. Nagpipilitan yan. At, yan, katatapos ko lang kasi kaupis ako kay First Kings naman, si Solomon, di ba? Ano nangyari doon? Bago siya ma-establish yun, may nangaagaw sa kanya doon, si Adonijah ba? Kaya mas panganay ako eh, so what? Oh, eh, sa daming anak ni David, oh, paano yan? Kaya sa church, huwag nating i-apply yun, mas maganda nga, sabi sa Bible, he who is the... Sino yung dapat manguna sa inyo? Your servant, sabi ni Jesus. So yun yung gusto mo manguna, ikaw yung mag-serve. Ganun kasimple yun, kahit sa company, kahit saan pa yan eh. Kung sino yung masipag, sino yung magaling talaga. Hindi, mas magaling ako eh. Yun ang mahirap dun. Paano masabing siya magaling? Hindi pa, maraming factor ng galing. Kaya maganda naman sa Panginoon, kahit sa churches, kaya tayo independent tayo. So, hindi mo kailangan really na kapag talong talagang magkaiba kayo, magsiwalay kayo. Ganun kasimple yan. Okay? Ngayon, yung mga talagang hindi mo pa kailangan kaya magsiwalay, eh, makiisa ka. Ganun lang yun. Kahit sa bahay, ganun sabi ko minsan, kung may ibang discount eh. Sige, suggest nyo yung, ano nyo, baka tama kayo, mas maganda yan. Ganun discount eh dyan. Ngayon, kung napag-desisyon na, huwag mo nang questionin yung sinabi ng authority. Okay? Sumunod ka na lang. Ngayon mo, lumayas ka. Ganun yun. Medyo harsh, pero yun ang doon pupunta yun pag talagang pinilit. Okay? Okay, sana ba? 6 minutes. Yan, nakakasan ako ni Jared. Sino ba ako? So, ang point pala na din, ano? Anong point dito na nagkaisa sila? Tingnan natin sa Ezra 10. Ezra, paralel po yan ni Nehemiah. Kwento dyan. Anong ginawa nila? Arise, for this matter belongeth unto thee. We also we will be with thee. Be of good courage and do it. Ito yung time na may decision dito si ano eh. Yan, so may kasalanan yung mga tao dito. And then ito, doon may malinin sila dito eh, no? Inalista yung mga asawa nila. Saan pupunta yun? Pero still, nag-aisa sila, yun lang. Na-accomplish nila yung at least yung unity. Pero later kasi ang kwento dito. Kaya hindi maganda palang kwento to. Anyway, andun lang naman tayo sa unity. Okay, again ha, parang nabanggit ko na rin lang, baka may duda kayo. Hindi lahat ng unity maganda, okay? Alam nyo, Tower Babel, yun. United sila, sabi ng Diyos, pambira, magagawa nila lahat ng gusto nila. Problema ng time na yun, hindi gusto ng Diyos yung goal nila. So, nakialam na ang Diyos ngayon. Sige, nagkagulo yung language nila. Hindi sila nanalo. So, nagkagulo sila. So, yun ang gusto ko sabihin dito. Pero, sabihin ko lang ganito.
importante yung unity, importante yung cooperation. Pag may, ang dahilan mo naman, bakit hindi ka mag-cooperate, mababaw. Okay? I-give up mo na yung sarili mo. Ibig sabihin, huwag ka nang humiwalay, huwag ka nang, huwag mo labanan yung proper authority. Okay? So, salamat naman. Naalala ko tuloy aming outing. But, pastor, ikaw, di nakikisa. Iba naman yun eh. Okay? Yung mga ganun eh. Ang trabaho naman, trabaho lang eh. Kung makikipag-isa na ako sa trabaho, okay na yun. Di ba? Yun naman ang, kaya naman ako dun, di naman dahil makinig sa mga bakla eh. Di ba? So, ganun din tayo ngayon dito. Kaya tayo lagi ini-encourage lang, tinutulungan sa August 3, maglilinis tayo dito. Pipilitin ba yung iba? Iba nga dun, nakatuwa ko, naalala ko tuloy iba, nakipag-ganon sila dito, nakipag-isa, bandang huli, sayang, wala na. Kung gusto kayo makipag-isa sa gawain ng Panginoon, in spirit. Hindi yung magpapakitang gilis ka lang dyan, at ano, kala mo, bandang huli, mag-i-expect ka naman pala, ay ako dati, naglinis ako dyan, tapos di naman ako ganyan. Ayun, di naman tayo nagkakagulo. Pag wala sa puso yung nag-cooperate ka nga, may sarili ka namang agenda or something, or iba naman yung case ng iba, pero yun ang gusto na sabihin dito. Okay, so kaya ang point natin dito, pag tayo nagkakaisa, may magagawa tayong reform. Okay, ibig sabihin, kailangan baguhin eh. Mahirap yung gantong klase ng pagbabago, pero kailangan baguhin. Eh, mahirap eh. Pag may unity, kaya. Yan ang gusto sabihin dito. So again, ang sa kwento kay David, balik tayo kay David. Bakit ang Esther eh? Ang mahirap sa bago mag-hari, si David, mahirap establish siya kasi maraming, syempre, iba-ibang political forces. Pero nagkaisa sila, na-enable silang isagawa yung mahirap na part. Kaya bandang huli, nagawa nila. Okay? At gusto ko lang ano dyan, yung perfect heart, yun yung mga ano dyan. Yung sabi, and all the rest also were of one heart. Yan. So, yung sabi, pag yung mga leader nagkakaisa, yung mga ibang tao ngayon nagkakaisa na rin. Yung sabi ng one heart dyan. Hindi ko gusto yan, pero gusto ko. Paano sa, kasi para sa unity. Para magkaisa na tayo, di tayo magkagulo. Kasi gusto ko, ayoko ng gulo. Pero mas gusto ko tong taong to, kaso ito ang gusto ng karamihan. Ito pala ang gusto ng Diyos. O, iaayo na ako dyan. Okay? Amen ba? Amen. Tanong. Paano ko talagang ayoko? Eh, deal mo yung attitude mo. Huwag mong paunan. Yan ang ano, yan ang hindrance sa unity, yung self-will na tinatawag. Okay? So, pero again, meron naman dyan. Meron dyan, ang tawag dito, may lugar dyan. Okay? Talagang hindi mo kaya mo ipag-isa, pwede kang mawalay. At least, huwag kang andun, tapos di ka na andun ka, yung parang nangyayari doon sa ibang company, ganun. Ayaw niya umalis, pero hindi naman siya nakikisa. So, nakakasira. Ganun din sa pamilya. Kaya nabanggit ko sa inyo last time. Sabi ko, pag naging bakla si Stephen, hindi naman mangyayari yun. Pero papalayasin ko yan. Kasi linaw-linaw ng roles dito eh. Sa church, saka sa bahay. Mari lang ha. Okay, so let's pray. Lord, maraming salamat po Lord. Patuloy namin ito mamayang hapon. I pray na bagamat very basic topic to Lord, as a church, kailangan po namin to Lord, as we contrast unity and strife, Panginoon, nawa ay kung kailangan mag-unite, iwasan namin mag-away kahit sa simpleng bagay, at iwasan po namin yung provide ng pagkakataon para magkaroon ng kung anumang strife. I pray na may matalino ang bawat isa, nakafocus kami sa aming goal, na dapat ma-accomplish. Again, yung goal na to, hindi naman sa amin lang. Ito po yung dinerive namin sa inyong kalooban. And therefore, ito po yung dapat masakatuparan. So, as we continue with this lesson series, Panginoon, balayan niyo po ang bawat isa, matuto. Madang huli, Panginoon, maging solid kami sa gantong idea na importante ito. And therefore, dapat mo magkaroon ng unity.
iwasan ang strife, Panginoon. So, yun lang po, Lord. Kaya malulati at pagpalaan niyo po ang kakainin. Maraming salamat po sa tagumpay kahapon. At patuloy po ngayon, even pagpalaan niyo po ang aming fellowship sa kainan. Salamat po sa naganda. At palaan niyo po sila. At ganun din po, Lord. Pagkain mismo, Lord. Basbasan niyo po, Lord. Maraming salamat sa patuloy na covenants, Panginoon. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.